So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle na re-reviewin natin para sa semifinals ng Isa Buhay 2017. Uploaded na po yung Apex versus Moth na semifinals din naman no, ng bracket B. So sa mga nagtataka bakit nauna yung bracket B, so mahabang story ah. No, kaya wag na natin ulitin, wag na natin i-recap or wag na natin i-recall. Kung napanood nyo yung mga past reviews ko, sinabi ko na yun dun, no. So wag natin ulitin dito kasi hahaba lang yung vid natin. So ngayon, bracket A, semifinals, Surgenyo versus Fukuda. So, ayun, on paper, guys, on paper, ang mabigat na mga tinalo is si Sur. No, kasi tinalo niya si Batas. Tinalo niya si BR. Si BR actually dikit talaga yung laban niya kay BR. Pero yung kay Batas talaga para sa akin, no doubt. Kuwang-kuwa talaga ni Surgenyo yung battle na 'yon. Kay Fukuda naman, para sa akin yung laban na, niya naman kay Acer yung dikit para sa akin. Pero yung kay Fukuda, sixth threat para sa akin lamang na lamang talaga si Fukuda doon. Pero yung sixth threat ay yung Acer tsaka Fuchs, dikit yon. Pero ngayon, pares man silang may mga dikit na battle, sila pa rin naman yung maghaharap sa semis. So tingnan natin kung sino yung, alam naman natin actually kung sino yung nanalo dito, pero syempre ito yung first time kong mare-review yung battle na to, pero ito yung second time naman na mapapanood ko siya ng full. So huwag natin patagalin to. Surgenyo versus Fukuda semifinals ng bracket A. Waiting na po si Moth sa finals, no. So, let's go. Dapat stricto tayo doon. Pahinga natin unang banat, Fukuda. Yo! Check. Isang henyo ang aking makakabangga. Kumbaka sa klase, isa to sa tinitingala. Pero may suryang henyo mo, kaya yan talino mo mananatili sa baba. Bukod sa muta at kulangot mo, wala nang ibang tumatak sa pagkatao mo. Kaya mo lang nalampasan yung rebelde, kasi mas terorista yung pagmumukha mo. Pati mukha pinatatuan, halatang wala kang tiwala sa guhit ng sarili mong magulang. Sa kaliwa mo lang pinalagyan, dahil sa kanan, merong kang pagkukulang. Ano ba talagang ibig sabihin ng tattoo mong tears, boy? Ano yan? Isang patak, isang katutak? Ano yan? Tears of joy? Kaya maligayang pagdating sa semis, diwatang gangster, tingalain mo ang bawat linyang ihaatid ko na parang hand sign ni Hitler. Pagkatapos kay Sixth Threat at Acer, ikaw yung pangatlong mabibiktima sa aking scalpel. Ipapadama ko sa'yo bawat update habang ini-expose yung pagkatao mo na parang psycho na embalmer. Kasi ano ba talaga meron sa'yo, sir? Para maging kakaiba ka sa aming pananaw. Nalampasan mo yung batas? Yun lang ba? Ngayon ipaparanas ko sa'yo batas ng Mindanao. Di ba taga Baguio ka? Sanay ka sa hanging malamig. Pulpes, ipaparanas din ko sa'yo airstrike. Kaya simulan mo nang magtago sa libleb. Patunayan mong gangsta ka. Manalangin ka sa Diyos mo. Pag natsepohan, sabog, magkawatak-watak yung bituka mo na parang mga tattoo mo. Lakas ng loob mong sabihin sa rebelde na taga Baguio na sundalo ka. E sa height mo palang mukha kang karakter sa Small Soldiers na pelikula. Isa kang sundalong laruan. Di mo pa ba nakuha yung idea? O isa kang laruan na dumidikit lang sa price tag kaya ka nagkakahalaga? Nagpapakahenyo sa pag-iisip, pero di man lang masagot ang pasimpleng bugtong. Ikaw yung bobong nagpapakahenyo. Kabaliktaran ka ni Bob Ong, bobong henyo. O tatlo na lang tayong naiwan, kaya pasimple ko na lang tong pinadaplisan. Sinadya kong baliktarin ang pagiging henyong bobo mo. Tutal, taga Cavite ka rin naman. Hindi niyo ko kauri. Nasa bomba ako nakadestino. Patago ang pagpasok at pagtanim, kaya di ako makita ng mga tao. Ito yung klaseng di ko na kailangan pasukan. Ako estudyante na abusado at nagretiro na ang aming maestro. Kaya wala na akong kinikilalang henyo. Okay, round 1 ni Fuchs. Nagustuhan ko yung meron kang prize sa likod.
kaya laruan na, ano yun? Laruan nagkakahalaga, something ganun. So, yung scheme na yun, nagustuhan ko yun. Actually, ano eh, to be honest guys, yung banat ni Fukuda dito, para sa akin, okay to. Mas maganda tong mga banat or mga narinig kong linya kay Fukuda compared dun sa laban niya kay Sixtra tsaka kay Acer. Kasi kapansin-pansin sa round 1 at round 2 ng battle ni Fukuda dito kay Sixtra tsaka kay Acer. Ano eh, halatang-halata mo dun yung haba ng setup. Diba? So, yun nga yung naging comment ko sa laban niya kay Sixtra tsaka yun din yung naging angulo ni Acer sa kanya nung naglaban sila sa round 2 ng tournament, 'di ba? Yung haba na setup. Ngayon naman sa round 1 ni Fukuda dito laban niya kay Sur. Andun pa rin naman syempre yung 4 bar setup talaga ni Fukuda, yun talaga yung pinaka ano niya, pinaka weapon niya. Pero so far mas na-enjoy ko yung ano, yung mga verses ni Fukuda. Yung mga 4 bar setup niya is para sa akin okay yung pinaka punches or yung pinaka punchline. Every 4 may solid na punchline para sa akin. Sabi ko ano, gustuhan ko yung ano, may price ka sa likod, laruan, yung something ganon. Nagustuhan ko yun. Pero bago dumating yung scheme ni Fukuda about dun sa price tag, meron pa akong nagustuhan na linye. No, nakalimutan ko lang kung ano, pero nagustuhan ko yun. So far, nagustuhan ko yung round 1 ni Fukuda. Hindi siya katulad nung round 1 niya kay Sixthread, hindi siya katulad yung round 1 niya kay Acer. So, iba. Iba yung timpla nung round 1 ni Fukuda dito, and nagustuhan ko yun. So, effective yung mga choice of words niya against Surgenyo. Para sa akin, direkta yun. Isa rin sa mga comment ko nung mga nakaraang battles ni Fukuda dito sa tournament is, sabi ko nga, kalat yung punches, hindi mo alam kung saan tatama, may mga punches na hindi direkta sa kalaban. Ngayon naman sa round 1 niya, para sa akin tumatama yun lahat kay Sur. Ang pinaka mako-comment ko lang dito is hindi siya ganoon ka solido, hindi siya ganoon ka bigat, pero overall nagustuhan ko yung round 1 ni Fukuda. So ayun, malakas yun ha, hindi yun ano, siguro magkulang lang si Surgenyo dito ng ilang punches lang, pwede nating ibigay kay Fukuda yan. So ganun ka-powerful yung round 1 ni Fukuda. Surgenyo, pahigan natin sa buhay semifinals! Yeah. Ribat muna! Putangin na pati yung nunal ko, tinitira nitong si Tokmol. Ingit ka lang kasi sa edad kong to, may sarili na akong mol. Ha? Pati si Batas, tinitira! Mol, tas mole, no? Mall, no? Mall na super malls, tas mall na nunal, okay? Putangin na, ano yung angulo mo? Mahina! Patay na yung tao, bakit ba sinasama mo pa dito sa laban natin sa liga? Putangin na, at yung Cavite daw, nasa norte. Pare, hindi iyan ang kaso. Nagkamali ka dyan sa angulo na iniisip mong masyado. Yan ay patunay na ang katulad ko ay kayang mamuno sa anumang cityhood o kampo kasi sa dugo ko ay nananalaytay ang pagiging Aguinaldo. Game! Sa paglabang ko dito kay Bisaya, nagmukha akong desperate sablay. Pagkat kapalit ng pangakong pera, kailangan tumira ako ng bay. Oo, tinawag kong bakla. Alam nyo ba kung anong dahilan? Si Arik mismo ang nagsabi sa yung pambato ng Cagayan. Pero kumusta aking kaibigan? Nag-i-enjoy ka ba sa Makati? Hayop yung mukha mo, puro bakbak ah. Diyan ba yung bakbakan sa Marawi? Lubog pa nga patong si Gago, mukhang wala siyang pagbabago. Halatang aktibo ka sa frat bro kasi na dadala sang palo. Ano yan pag may laban, tiragramo? Kaya pala bukang-buka ang eyes. Paano ka aabot niyan sa ahon, mukhang hirap ka nga mag-rise. Bars! Bobo yan kaibigan, di ka naging lyrical at wise na wala ng apoy ang... Bars, no? Paano ka abot sa ahon kung hirap ka mag-rise? Rice na angat tsaka rice na kanin yun. Paano ka aabot niyan sa ahon? Mukhang hirap ka nga mag-rise. Nakakabobo yan kaibigan, di ka naging lyrical at wise na wala ng apoy ang bawat bara mo kasi ginamitan mo ng ice. Pinanood ko laban mo, di ka malalim.
lalim-laliman lang naman. Kung ano-ano pinagsasasabi para magmukha siyang may alam. Doon ko nalaman na tong si Fukuday talagang galing nga ng Japan kasi yung mga mensahe niyang sinulat, di mo maintindihan! Ikaw ba malakas. Si Fukuday ng slam dunk? Okay, ganda yun. Nagustuhan ko yun. Nagustuhan ko yung bara ni Surdon. Hindi siya ganun ka effective sa tao, pero yung suntok nun, yung laman nun, yung bigat nun, para sa akin, solid yun. So, I think meron akong dalawang nagugustuhan dito na linya si Sur. Doon ko nalaman na tong si Fukuday talagang galing nga ng Japan kasi yung mga mensahe niyang sinulat, di mo maintindihan! Ikaw ba si Fukuday ng slam dunk quest? Ako ang henyong Sakuragi. Lahat ng tira mo gunggong ay masusupalpal ko palagi. Tamang eksena ng Ryonan at Shuhoku as we speak. Pagkat ako'y dahilan kung bakit di ka pasok sa championship. Tapos na. Tapos na pere. Tapos na yung laban, tol. Doon pa lang sa round 1 ni Sur about dun sa... Actually, yun yung pinakamalakas na narinig ko na linya sa round 1 nila parehas. Actually, hindi pa tapos si Sur sa round 1 niya, pero tangin na sa apaka-solid nun. Yung, ikaw yung Fukuda sa Ryonan, ako si Sakuragi, ako yung dahilan kung bakit hindi ka pasok sa championship. Tangin na solid nun. Tunaw yung buong round 1 ni Fukuda dun, men. Kasi susupalpal ko palagi. Tamang eksena ng Ryonan at Shuhoku as we speak. Pagkat ako'y dahilan kung bakit di ka pasok sa championship. Ilan lakas nun? Kasi tong si Ryonan na may shoyo, sa akin ay ensayo lang. Para ihanda pa tong Shuhoku sa susunod na kainan. Siya daw yung 23 na James. Wow! Yung Ryonan na may shoyo, sa akin ensayo lang. So, ayun yung special I think yung special training nila bago yung ano, we're talking about slam dunk na dito, no, yung reference kasi ni Sur Henyo is yung sa slam dunk . No, yung nagkaroon ng practice game yung Shohoku sa laban sa mga players ng Ryonan tsaka ng Shoyo, pinaghalo, no, tapos yun, ang ganda ng laban na yun para sa akin, pero yun, ang ganda ng reference ni Sur, kuwang-kuwa. Pagbigyan nyo na lang tong weakling. Dito ako, ang number 2 na finalist. Ako si Irving. Ha? Tinalo ko na yung batas. Wala na akong dapat pang patunayan. Batas na mismo ang nagsabing ito'y panahon ng aking bayan. Itong yugto ng ating laban, Fulayang versus Aoki, magtatapos na may hapon na bumagsak sa round 3. Tangina, ngayon mo patunayan na galing? Walang koneksyon yung mga sinasabi ko dito sa laban. Patunayan mo na kamatch mo yung batang merong istilong baliktaran. Sa akin, Arik, di ka nagkamali. Sa yung balak na tawagan, pagkat ang natawag mo ngayon ay yung batak na sagalawan! Kaya round mo na! Lakasan mo naman, gusto mo ba magkaroon ka ng linyang maanghang? Sakto-sakto, baka makatulong tong binili ko na samyang. Yan ang linyang maanghang! Time! For me, it's clear, sobrang klaro, no, na yung power level ng performance ni Sur is pataas. Unlike kay Fukuda na nag-start siya sa ganito, natapos siya sa ganito rin. Si Sur, nag-start siya sa ganito, natapos siya sa malakas na enerhiya. So, para sa akin, naging kaabang-abang yung round 2 at round 3 ni Sur dahil sa ginawa niyang performance dito sa round 1. Kay Fukuda naman, para sa akin kasi naging malakas naman yun . Malakas yung round 1 ni Fukuda, sabi ko nga sa inyo, hindi mahina yun, malakas yun, mabigat yung mga punto nun, pero flat . No? Sabihin natin nag-start siya sa level 50, natapos siya ng level 50, ganun lang din. Si Sur naman, nag-start siya ng level 50, natapos siya ng 80-90. Ganun naging paangat yung performance nila pareha. So, I think hindi ko na masyadong kailangang i-breakdown pa yung round 1 ni Sur kasi kitang-kita naman na dun sa reference niya about dun sa slam dunk, yun talaga yung pinakabumura sa buong round 1 ni Fukuda. Plus yung mga punches niya pa or punchline niya pa dun sa first half ng round 1
bonus actually yung mga punches at mga punchlines niya doon sa first half ng round 1. Para sa akin ayun ay naging bonus eh. Kasi yung second half ni Sur ayun talaga yung pinakabumura sa buong round 1 ni Fukuda. Yung about dun sa name flip niya about dun sa Fukuda ng Riona ni Slam ng reference. Tapos na eh, dun pa lang eh, no? So yun, napaka-solid noon. It's a 10-8 para sa akin. Napaka-perfect nung ginawa ni Surgenio para sa akin. Sobrang iniwan niya bigla. Alam mo yun, pumapantay eh. Pumapantay yung performance ni Su pero biglang umarangkada yung Surgenio sa second half ng round 1. So I think 10 points is enough para sa pinakita ni Su. So 10-8 favor of Surgenio. Check! Balita ko sir, sa uling laban mo nagpamalas ka daw ng lakas. Buong MC ng Baguio ng People Power dahil pinagtulungan nyo yung batas. Sulat dito, sulat doon. Tila nawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Ang kwaderno mo, nagmistulang post office. Tagatanggap ka lang ng sulat para lang ma-deliver mo. At nag-i-English ka pa. Tang ina, may bigat foreigner nun. Ka bang ghostwriter? Di ka ba tinuruan ng tamang diction? Putang ina mo ka, kahit singular, ginagawa mong plural. Ganyan talaga yan pag no graduation. Nagpapakasagrado sa pagsulat. Pilit tinutugma ang Tagalog at Ingles. Kailangan mo na yatang magpakonsulta. Pag nagkantutan si Tipsy De at Sac Maestro sa simbahan, ito yung resulta. O di ba weirdo? Malabo? O malabo mong mahabol ang kanilang mga estilo at anino? Back to the future ka na scientist na pag-iwanan ka na henyo. Sumakay ka sa time machine ni Tipsy para bumalik sa nakaraan. Pero sa pagbalik mo sa kasalukuyan ni kay sadyang pinagsarhan, nakulong ka sa 2013 na panahon. Yung taglish pumatok. Welcome to 2017, sir. Panis na ang handaan ay nandaan mo para sa akin. Apat na taon na yung bulok. At speaking of oras, di pa to marunong sumunod sa oras. Sa laban niya kay Batas, lagpas 4 na minuto ang dinura nito. Buti pa sa rap battle, sumusobra ka sa oras. Pero wala kang oras sa pamilya mo. Kasi nga, that's gangster. I live in the gutter. Hip-hop plus lahat, ultimo garter. Hindi habang buhay magiging gangster, Lucas, sir. Huwag kang magtago sa paastig na imahe mo. Magsumikap ka sa realidad. Huwag mong gawing gangster paradise ang mundo. Di ka naman talaga tunay na gangster. Basagulero ka lang. Panggap yung buong pagkatao mo na parang pagpangalan mo ng henyo dyan sa sarili mo. Pinatay ko na ang taga Davao o taga Cebu. Susunod ka na, genius master. Pinapatay mo lang sarili mo sa tunog na parang kumanta ka ng My Way sa burol ni Sixtret at Acer. Mga letrang nagmistulang balang sasaluin mo. Bawat tingga walang maaaksaya. Anino ko si kamatayan, huwag mong kalimutang nagra-rhyme ang Fukuda sa lapida. Ako na mismong ukit sa pangalan mo, sir. Huwag ka nang mabahala. Ah, sir, Surgenio, di ba itong mga gusto nyong manalo? Sakto ngang magkakatama ang inyong mga hinala. Di ba di ka sanay sa fan? Taga Baguio ka nga, at dyan ka nga nababagay. Di ba itong mga gusto nyong manalo? Sakto ngang magkakatama ang inyong mga hinala. Di ba di ka sanay sa fan? Taga Baguio ka nga, at dyan ka nga nababagay. Babalik ka sa lugar na malamig at sasalubungin ka ng mga kasama mong malamig. Malamig na bangkay! Okay, so ano talaga, yung inaantay ko talaga yung ano, yung snap. Alam niyo yan, naiintindihan niyo ako guys. Yung snap ng performance para kay Fukuda, yung biglang... Okay, ano, for example, yung performance kanina ni Sur na sabi ko nga, naging plain sa una, nag-start siya sa ganito, biglang nag-snap ng pang, biglang pagpasok ng reference niya about dun sa Slam Dunk, pumalo talaga eh. Ang lakas talaga eh, no? So, yun yung inaantay ko sa round 2 ni Fukuda kasi syempre, yung round 1, tapos na yun, no? Tapos na yun, wala na tayong magagawa dun, narinig na natin yun. So, na iniwan talaga ni Sur yung sulat niya dun, yung punto niya dun, yung punches niya dun. So, round 1 is done, no? Tapos yung round 2 ni Fukuda, doon na ako nag-expect ng snap, no? Na kumbaga biglang lalakas hanggang sa hindi na talaga maaawat yung lakas ni Fukuda doon. Katulad ng ginawa ni Sur, no? Kasi pagpasok talaga ng reference ni Surgenio about doon sa Slam, hindi na mapigilan.
no, hindi na talaga mapigilan, nagsunod-sunod na yung mga punches, nagsunod-sunod na yung mga haymakers, no. So ayun, ayun yung ina-expect ko sa round 2 ni Fukuda, kasi syempre ano eh, bawi eh, kailangan bumawi, kasi siguro alam din ni Fukuda yun na nakuha ni Sur yung round 1, no. So I'm expecting kay Fukuda na syempre mas magkakaroon ng gigil, no. Pero okay, andun naman yung performance, yes. Pero yung punto andon, nagustuhan ko yung mga punto, mabigat yung punto, yung biglang bale, no. Buti pa sa battle rap, sumusobra ka sa oras pero wala kang oras sa pamilya mo, yung bale andon, no. So punto, yun yung pinaka naging ano, naging sandalan ni Fukuda dito. Yung punches, haymakers, hindi siya ganoon ka-effective eh. Pero yung punto, yung bigat ng sulat is para sa akin okay yun. Pero overall performance, yung round 1 and 2 ni Fukuda is para sa akin same, no. So let's see kung maduplicate or mare-replicate ni Surgenio yung performance niya sa round 1. Pero kung hindi, pwede nating ibigay or pwede nating sabihin tabla yun. So pakinggan muna natin yung Surgenio. Surgenio, pakinggan natin. Generic masyado, generic. Pwedeng i-apply sa iba. Tangina mo eh. Bakit ba sinisigawan mo ako? Naghahanap ka ba ng away? Huwag kang masyadong lumapit, tumatalsik yung laway. Tangina. Yung setup ni Fukuda parang slam dunk, no? Na nasa GMA, kaloka. Bago pumasok, bawat tira, sobrang dami munang storya. Todo hintay ka sa mangyayari, ilang minuto na yung... Sinabi na yun ni ano yun, diba? Sinabi na yun ni Acer, diba? Yung about dun sa tira ni Fukuda na matagal nga. So, parang slam dunk. Sinabi na yun ni Acer. Na-review natin yun, kaya alam ko, fresh pa yun sa akin. Nabot, yung pala yung tira niya ngayong Friday, Lunes pa malalaman kung papasok. At comedy laban sa reality, yan ang palagi niyang sambit. E sa gusto naming magpasaya, bakit ba sa amin yan galit? Tsaka yung dalawang bagay na yan ay kaya kong mapagkabit tulad ng comedy ang mukha mo, yan ang realiting masakit. Ha? At saka wag mo nga kami sigawan, malakas ang aming pandinig. Di mo na malilin lang ang tao sa mga pasigaw-sigaw effect. Gayain mo ko, tahimik lang. Pero marami na akong napabilib. Ninangata ko kasi ang kalaban, di lang basta dinadaan sa bibig. Doon pa lang sa laban yun ni Six Threat eh. Nagtataka na nga ako. Sumigaw-sigaw ka lang naman kaya, papano ka nanalo? Alam niyo ba kung ba't binoto to doon ng 6 na katao? Kasi nagkataon na 6 doon yung mga katropa niyang hurado. Kala mo, di ko malalaman. Matamaan na ang tatamaan, kaya pala pang basketball pangalan, kasi pag sa laban, nangaharang. Iboto ang kalugar at katropa, yan ang usapan nyo lang ya, kaya nabaliwala na lang yung threat sa may mga plano ng handa. Kaya sagot, ano? Yun. Tahimik? Wala eh, nabisto lang naman. Di mo na 6 votes yung si Secret. Naisahan mo lang! Kawawa naman yung deserving dun sa laban, may malakas pa namang galing. Galing, ganda ng laro niya doon. Di mo na isaan si Six Threat. Ay di mo na ano yun? Na-anima si Six Threat, na isaan mo lang. Solid 'yun, na linya. Wala eh, nabisto lang naman. Di mo na 6 votes yung si Six Threat. Naisahan mo lang. Kawawa naman yung deserving doon sa laban, may malakas pa namang suntok. Di niya nabalik yung CDO sa ref kaya nung dumating dito, bulok. Putang ina. Ngayon mo sabi, ngayon anong pakiramdam ng ikay maatake ng yung diskarte at galaw? Tila ba nag-backfire? Ganyan talaga. Kasi ginamit mong mind danaw. Kahit patinalo mo yun si Acer para sa akin ay kapos ka. Yung mismong laban nyo ang patunay na yung panalo mo tapos na. Sunod-sunod ba yung suntok? Hindi mo kaya yung ganon. Nagbukang baguhan lang sa baguhan tong di na binago ng panahon. Di mo na mababago ang resulta kahit may pinagbago ka ngayon. Pagkatang Fukuda, pagbago ay nasa loob pa ng kahon. Shit. Tangina, nagustuhan ko yun. Pagkatang Fukuda, pagbago, nasa loob pa ng kahon. Bars! Gusto ko yun. Tangina nun. Bigat nun. Fukuda na ano yun. Para sa akin, sa pagkakainindi ko, yung Fukuda na tinutukoy ni Surgenio dito is yung ano, electric fan, no? So, syempre kapag yung electric fan, na yung brand ng electric fan, no? Syempre kapag yung electric fan bago, nasa karton pa yun, diba? Sa kahon pa yun. Tangina, bigat nun.
ko ng panahon. Di mo na mababago ang resulta kahit may pinagbago ka ngayon. Pagkat ang fuko da pagbago ay nasa loob pa ng kahon. Ha? Makatanggaling ng Cagayan. Sinong niloko mo, ulul? Eh sa laki ng mata mong yan, mas mukha ang galing ng Bohol. Total malaki ang iyong mata. Ngayon mo marirealize na hanggang look na lang magagawa mo sa 100,000 na price. Kaya fuko da, bago pa mag-time, fuk yo ka. Time ulit banat, fuko da pa. Okay, no? Medyo natulugan lang yung linya ni Sir Henyo about dun sa pag yung ano, yung fuko da pagbago na sa kahon. So sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado nagbe-base sa crowd reaction, no? So matagal ko na itong sinasabi sa inyo. Sa lahat ng reviews ko, hindi ako masyado nagbe-base talaga sa crowd reaction. Base ako sa absorption ko ng mga bara, ng mga linya. So para sa akin, although natulugan yon yung linya niya, para sa akin sobrang bigat nun. No? Ang lakas nun, ang ganda ng punto nun. So ayun, actually, eto guys, to be honest, actually, dapat inanayin ko lang yung Sir Henyo. No, kasi feeling ko hindi siya naging ganun ka-consistent eh. Kasi yung round 1 niya, sobra, para saan, sobrang naging powerful talaga yung round 1. So, pero lumalamang pa rin talaga si Sir Henyo sa mga punches at saka sa mga punchlines. Lumalamang siya pero hindi siya ganun nakakalayo, unlike dun sa round 1 na parang ano, nag-turbo eh. Biglang iniwan niya talaga si Fukuda dun eh. Pero round 2, para sa akin hindi niya ganun na naiwan si Fukuda. Pero yun, sumusuntok, nakakalamang. So basically, sabi ko, inanayin ko lang si Sur. Pero dumating yung pinaka nagustuhan ko linya about dun sa Fukuda na sa kahon. And para sa akin, ayun yung linya na nag-angat na naman kay Sur Henyo para sa akin. So sana naintindihan nyo yung punto ko, pero based sa pagkakarinig ko, tangay na sobrang nagustuhan ko yung pagkakagamit ni, or pagkagamit ng reference ni Sir Henyo about dun sa kahon sa electric pan, Fukuda. Napaka-perfect para sa akin, parang first time ko marinig yon. So, medyo natulugan lang ng crowd yun, hindi masyado naiintindihan or hindi masyado nagets, pero for me, sobrang bigat nun. So, para sa akin, ayun yung nagbigay ng ekstrang puntos para bigyan ko ulit ng 10 puntos si Sir Henyo sa round 2. So, it's a 10-8 pa rin naman sa akin. Sabi ko nga yung performance ni Fukuda consistent eh, sa rounds 1 and 2 same. So, yun. Punches per punches lamang talaga Sir Henyo. Pero, I think, strongest round pa rin ni Sir Henyo yung round 1. Dumidikit lang yung round 2, pero sa linya or sa mga punches lamang pa rin yung Sir Henyo sa both rounds. So, yun. 20 to 16. 4 na puntos yung lamang ni Fukuda. Hindi pa naman huli ang lahat. May round 3 pa, pakinggan natin! Usap-usapan, hari-harian na itong si Sur sa Baguio, lalo na sa ligan debate. Pero pagdating sa Major League, tila retiradong artista, hindi na makaarte. Unang laban mo sa flip-top, di pumutok ang iyong pagmamaangas. Ikaw yung mas nagmukhang alikabok nung hinarap ka na ng dust. At mahilig pa itong mandistract sa battle. Kaya sa Baguio, maraming panalo. Style mo, Bulloks. Ngayon, subukan mong mandistract. Ipapalamon ko sa'yo buong album ng Ghetto Dogs. Boots! Di ba taga Baguio, mahilig kumain ng aso? Well, pwes ako'y South Dogs na malaki na inang galawan bawat kahul ko lisensyado. Di lang pang publiko, privado ako'y praktisadong lumapan ng di ordinaryong tao. Pang-amoy lang at sandata sa sindikato ako'y sanay. Walang taga-Bagyong makakakain sa akin dahil ako lang yung bantay na may taga-bantay. Sa lahat ng mga battle mo, todo deny ka na member ka ng gang. Pero yung pangalan mo, hango sa gang. Kaya nalalabuan ng karamihan. At respeto sa mga fraternity, kailan pa naging kwalifikasyon na magka-teardrop ang isang fratman? Kailan pa, ha? Tuta ka lang! Sa lahat ng mga triskilyon, ikaw lang ang mukhang daga, anak ng lintek. Kung si Batas mukhang teacher ng karate sa mga pelikulang incheck, ikaw naman mukha kang ekstrang binubugbog sa mga pelikulang incheck. Kaya huwag kang magpakakampante sa kinatatayuan. Di porket nalampasan mo yung Diyos, ikaw na ay ligtas. Pangalawang zoning ng taon, B-side nagmistulang 1986 na EDSA. Ito yung pagbawi ng batas. Mahilig ka pang mag-basketball reference.
Well, Pes, bibigyan di kita ng pasimpleng compliment. Yung pagkatao mo sa rap game parang si Carmelo Anthony. Kasi hindi ka consistent. Tapos sa huling laban mo, nagbaliktaran ka pa. E kung baliktarin ko nga yung muso mo. Alam kong sa laban na yun, ikay naging dedicated. Pero ginaya mo yung trending na stilo. Kung si Mot motivated, bagay sa'yo, replicated! At kung mag-flow ka na naman ngayon, ala sige, mag-flow ka lang. Wala din naman sa'yong mamamangha. Il Nino Saddam, yung flow mo, ngayon na may wawala. Tas ang likot mo pang bumatil. Daig mo pa may epilepsy. Kung si Smuglas may bara-bara dance move, sa'yo naman pambayani at bayani. Battle MC na dancer ang puta. Tas nandadamay ka pa. Pati si Kuya Kebs napapasayaw habang kinukunan ka. Manalo matalo basta nasaktan ko yung pagkatao mo. Yun lang ang mahalaga. Dahil mananalo lang na daw ako sa taga Baguio pagkalaban ko badang. Wolfpress ako'y kampanteng mananalo dahil parehas lang kayong dalawa, mga mag-ama. Ay! Diamond and Balance, Sorelio! Okay, so yun. Consistent naman yung Fukuda. Hindi talaga dumating yung pinaka-inaantay kong mga bigat at effective lines para kay Fukuda. So, pero nag-iba yung performance ni Fukuda dito compared dun sa battle niya kay Sixtra tsaka kay Acer. Sa pagkakatanda ko, sa pagkakaalam ko, ang pinaka-comment ko sa battle niya kay Sixtra is yung haba ng setup na sa haba ng setup niya, tapos pagdating ng suntok is hindi naman ganoon ka-effective. Tapos hindi ganoon kabigat, hindi ganoon. Pero may mga times na tumatama talaga 'yon. Yung laban naman niya kay Acer, si Acer na mismo yung nagsabi noon na yung haba na setup something ganyan. Tapos yung pinaka actually alam ko nasabi ko rin yung ano eh, yung kalat yung nagiging mga punches ni Fukuda. Parang tumatama, minsan hindi. So ganoon. Pero dito laban niya kay Surgenyo, nagulat lang ako kasi although may sinabi si Surgenyo na generic, yes, meron naman, pero more on direct punches na kay Fukuda yung narinig ko. Kay yung mga punches ni Fukuda against Surgenyo. So, ano, para kay Surgenyo, tas siguro ilang lines lang na generic. So, mag-agree ako dun sa sinabi ni Sur. Pero more on direct talaga yun. Pero even direct yun, hindi ganun kalalim yun eh. No? Hindi kalalim, hindi ganun ka kabigat, hindi ganun ka sumusugat yun, hindi bumabaon. No? So, ayun, performance ni Fukuda from rounds 1 to 3, para sa akin, bigyan ko ng 8 yun. Malinis naman yun, medyo nagkulang lang sa bigat, sa DN, sa suntok, sa haymaker, no? Pero overall, malinis. So, 24 points para kay Fukuda sa all 3 rounds. So, si Sur, tangin ng bigat, may 20 na siya agad sa rounds 1 and 2. Tignan natin, round 3. Pakinggan natin! Oo, sumasayaw ako. So, hindi ka pala na-inform ni Arik na tinalo ko energy gap. Solidong hip-hop tong kalaban mo, meron pang koryo pag nag-rap. Oo, magaling din mag-record to ng music sa makatuwid hindi panggap, kaya double meaning pag sinabi kong napakahusay ko mag-dab. Oo. Gen! Doon sa laban nyo ni Acer, meron akong linya mong naungkat. Sabi niya, ganyan talaga ang puwet mabaho pag binubuklat. Sa unang dinig, yan ay malakas. Pero pag iyong inintindi, di ba ang puwet binubuka, pero binubuklat hindi? Bakit ka nang bubuklat ng puwet? Putang baho ng trip mo? Yan ba yung mga bara mong iniisip at sinulat ng ilang linggo? Kaya pala tunog tayo ang tugmaan na lumalabas dyan sa isip mo. Kasi kung hindi ka ba naman tanga, pati yung puwet ginawang libro. At niname flip pa yung last name ni Sixthreat. Nagpapanggap na siya ay malaman. Tinanggal yung MC sa kagampang at iiwanan niya daw gapang. Yung ginawa mong katarantaduhan, pwedeng paliwanag mo naman kasi nung tinanggal ko doon yung MC, ang naiwan doon agapang. So iiwanan mo siyang agapang. Atalino at tao ka pala eh. Teka lang ha. Ito pang pinakamalala. Classmate pa mismo ni Stifler ang nagsabi, huwag ko na lamang daw pangalanan. Tatlo kayo nila Stifler at ni Krega na nagsulat para sa laban. Itong mga South Dogs na gutom, naging galawan desperado para makatugis ng leon, nagtulong-tulong tatlong aso. Tinitira mo pa si Sixthreat na ang ginamit ay estilo lang nila. Eh mas masahol ka kasi ginamit mo mismong lyrics na, di ba? Ikaw ang parang kartero dun sa post office. Ba't ko nasabi yung tanga?
Kasi nga, bumiyahi ka na ang dala mo ay sulat ng iba! Shit! Ina. Napakahilig mo pang mandamay, pati GGS binabanggit. Keso nang luluto daw. Wala na, iniwan na naman ni Sir Henyo to. Iniwan na naman niya. So, grabe, grabe yung mga references niya. Grabe yung mga punto niya. Grabe yung atake niya. Laban kay Sur. Ay, laban kay Fukuda. Nang laban pag 3GS ang pumapanhit. Handa kang magtahi ng kwento para sa palakpakang pansaglit. Oo, nakadagdag yan sa boto pero nakabawas ng respect. Respeto, Bars. Di ako member ng 3GS. Pero nire-respeto nila ako. Kaya panalangin mo na sa labang to, walang 3GS na hurado. Kasi pag nagkataon yung luto, tutal binibintang mo na huwag ka nang magulat kung yung lutong yan ay panindigan nila. Ha? Tsaka tong Repin South Dogs, para sa akin saktong-sakto. Salamat Arik sa iyong hinain na pangkondisyon at ensayo. Wala na kasi akong makain at lumalamig na dun sa Baguio. Saktong pampainit ng katawan tong kakainin ko na aso. Ha? Tsaka bago matapos ang aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na hindi ka mananalo sa taga Baguio kahit kalaban mo, batang. At ang mensahe ko sa batang wala pang talo sa ngayon, kita-kits na lang sa ahon, tatapusin ko na doon! Ay, nasabay ko ulit kay Mot. So, ayun, ang ganda ng umpisa ni Sir Henyo, nag-umpisa siya sa rebat. Tapos pagpasok niya sa returns niya, ayun, powerful. So actually hindi na ako masyadong mag-ano doon. Hindi na ako masyadong mag-explain sa round 3 ni Sir Henyo, kahit sabihin nating hindi ko ipe-perfect 'yun, kuwang-kuwa pa rin ni Sir Henyo yung battle. Pero sa pinakita ni Sir Henyo, ang ganda ng performance niya, naging consistent siya from round 1 to 3. Natapos siya ng nag-start siya ng malakas, tinapos niya ng mas malakas. So enough ang 10 puntos para sa akin, ibibigay ko 'yun sa kanya. So 30 to 24 all 3 rounds Sir Henyo. Sobrang nakitang-kita na yung pagkakaroon ng lamang ni Sir Henyo sa mga punches, sa haymakers, sa bigat ng sulat, sa punto, no? So lahat ng aspects ginawa. Or sabi nating pati jokes, eh, 'di ba? Pumasok naman din si Sir Henyo sa jokes. So yung iba't ibang elements ng battle rap pinakita sa atin ni Sir. Wala lang speed rap, pero yung Fukuda kasi para sa akin nagstay lang siya. Nagstay put lang siya dun sa pinaka style niya. So para sa akin hindi siya naging ganoon ka-effective kay Sir Henyo. So 'yun. So all 3 rounds Sir Henyo, 30 to 24. Top zoning. Isa po ay semifinals. Fukuda ng CDO at Sir Henyo ng Baguio, isang beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament. Kita-hit sa aon, 8, magigay para kay Sir Henyo. Tropang Cavite, DJ galing pang Canada, mga tropang Southeast Cartel. Salamat, Arik. Congrats. Mot, joke lang yon. Judges, Sorenyo, wala lang maraming paniwala. Yes. Marami tumatang kay Sorenyo. Yung 100K, tapos yung slam dunk reference niya. Yes. Yung huli, yung rebato niya sa gitna. Ewan mo kung ano yung planado. Siningit lang niya kaya. Alino naman, Sur. Shoutout nga pala po sa Capital Floating, Local Floating, One Shot Toyo, Jack in the Box, umating, alam mo kung may battle. Binoto ko si Sir Henyo kasi mas maraming tumatak sa kanya na bars. Pero props kay ano, kay malaban niya. Lumutang ang pangalan, sobrang nakalabi na ako. Pero kasi, ayun, sa dami ng tumatak sa kanya, slam dunk sa round 1, sobrang bigat, yes. Lupitan ako ito kasi fan din ako ng slam dunk. Kaya nakarelate ako doon. Tapos yung ano, yung post office nila, yung buong rebat kasi nataon na sulat. May mga ganun talaga yung pag nagkaparehas kayo ng angulo. Tapos syempre mas maganda yung pagkakadeliver niya. Kaya round 1, 2, tsaka 3 kay Sorena. Yes, round 1, 2, 3. Yan kay
magandang shoutout sa 8 Balls Clothing ni Chico Loco sa Kamox ng Top 10. Ayun, binigay ko yung boto ko kay ano, kay Sur. Actually unting-unti lang yung ano, yung nilamang ni Sur kay Fukuda, napakagandang laban, napakalupit. Kaya props din kay Fukuda. Ayun. Hey Pop, loob ng kabaong. Kunin nyo, bilhin nyo, astig yun. Binoto ko, Sorenyo. Pinakadikit, round 1. Solid delivery material, round 1 pinakadikit. So, hindi ko muna kukul yun. Pero round 2 and 3, Sorenyo. Kasi si Fukuda, nag-deteriorate yung material. Yung lakas ng material, kumbaga. Si Sorenyo, consistent, solid yung look. 100K, solid yun. Yung CDO sa ref. Yun, solid yung mga linya. Kumbaga, overall, consistency ng material. Yes. Delivery, walang nagpabaya. So, basihan ko yung material overall. Pero, Sorenyo. 2-1. Sorenyo. Okay. Yun, Aski. Sa akin, binoto ko si, ano, si... Binoto ko si Sorenyo. Para silang ano, pare silang matitindi yung dala nila. Nakalibre. Para silang nagratrata ng Armalite sa isa't isa. Kaya lang, mas maraming napuruhan si Sorenyo kay Fukuda. Kaya unang bumagsak si Fukuda. So mas marami tumama kay, ano, kay Fukuda. So napakaangas ng mga rebattles. So nagre-rebat sa gitna. Yun, sobrang... kinakain ni ano ni Sorenyo yung mga roms ni ano, ni Fukuda, kaya Sorenyo yun. Pero pras pa rin, napakaangas. Ayun sa inyo, boto ko Sorenyo. First round para sa akin, nakuha niya yun na malinis. Round 2 naman, dun naging dikit, pero para sa akin lamang pa rin si Sorenyo. Yes. Dun. Tapos yung round 3, para sa akin kasi parang nagmukhang buong ribat yung buong round 3, kasi yung material na ginamit ni Fukuda, sakto na ganun din yung gagamitin ni Sorenyo. Tama. Para sa akin, parang buong round 3 na ribat. Ayun, sinyo, all 3 rounds, Sorenyo. Yes. Yan, Jonas, shoutout nga pala sa Pop Nights Clothing. Bali, binasi ko sa round 2 round eh. Hindi ko napapabain yung round 1, solid yun, sobrang lakas ng ginawa ni Surdon. Pero okay din yung ginawa ni Fukuda. Tapos round 2, pantay lang. Tapos round 3, hindi porket pinagtanggol ng yung 3Gs ah. Tsaka lakas nung ribat niya, ano, sa gitna, may nirebat siya, yun. Bali, ano, Sorenyo, dalawa niya nakuha niya, tapos Fukuda, isa lang. Hello, mga Celine Brown. Binoto ko si Sorenyo kasi yung round 1, parehas naman sila malakas, pero alam ko lumamang doon si Sorenyo. Tapos yung round 2 nila ang pinakamahirap i-judge. Masyadong dikit, tsaka parehas naman sila may malakas na suntok eh. Kumbaga sa science, once mag-vibrate yung molecules na mag-evaporate yan. Pero parehas sila malakas yung suntok. Bali, binilang ko na lang yung mga tumatak na linya sa akin. Para sa akin, mas naging effective si Sorenyo. Tanggal ka sa liga. Kinasalika. Okay, so ayun no, majority no, 7-0 yun guys. 7-0 para kay Sorenyo. So ayun, hindi na ako masyado mag-explain dito sa huli nating part kasi nasabi ko naman na lahat, and I think yung mga nasabi na mga judges natin is yun din yung mga punto na sinabi ko kanina. So ayun, okay naman yun, all 3 rounds no, parang most of the judges 3-0 yung vote dun sa battle na to, and ayun din naman yung nakita ko and comment ko. So ayun, kita-kits tayo sa finals, pucha. Mot versus Sorenyo na guys. So baka bukas na natin reviewin yun para fresh and para bakante yung utak natin, kasi medyo napuno ako dito sa mga bars niyan ni Sur. So bukas na yun pag uwi galing work. So ayun, kita-kits tayo sa finals ng Isabuhay 2017, mga kumag. Peace out.